kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mabanal na anghel at sa harapan ng kordero. Yung issue po dyan sa third angel at ayun po yung patungkol sa pagsamba mga kaibigan. So, number 7, yung clue po natin dyan, dapat dala po nila ang mensahe ng tatlong anghel or the three angels message mga kaibigan. So, sino po dito yung naniniwala na lahat na ito na palatandaan ay galing po sa Biblia lahat, biblical? Yes, mga kaibigan, nabasa po natin to lahat. Kaya, let's continue po. Sabi naman ng Revelation 14:7, at sinabi niya ang malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. No, mga kaibigan, paano ba natin mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos? Paano ba natin mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos? Yan po ay isang paraan po niyan ay sa pamamagitan ng makikita sa 1 Corinthians 10:31. Sabi po diyan, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ibig sabihin, isang paraan para maluwalhati po natin ang Diyos is dapat alagaan natin ang ating katawan or kalusugan, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay dala ang pabalita sa kalusugan or health message. Yung tunay na iglesia ng Diyos ay nangangaral patungkol sa health or paano po maging malusog, mga kaibigan. Now, gawa-gawa lang ba natin to lahat na mga plus? Hindi, mga kaibigan, kasi galing po yan lahat sa Biblia. Okay. That's mga palatandaan sa tunay na iglesia ng Diyos, mga kaibigan. Pero balikan po natin yung number 6, yung iglesia sa buong mundo. No, meron po tayong alam na isang global church, mga kaibigan, at yan po ay walang iba kundi ang Church of Rome. Kasi yung Church of Rome, makikita po siya kahit saan. Halos sa lahat ng bansa, mga kaibigan, ay makikita po yung Church ng Rome, mga kaibigan. At sila din ay may pabalita sa mundo. Now, meron pong sinasabi dito sa St. Catherine Catholic Church Sentinel. So, yung reference po natin dito ay galing po sa Church ng Rome. Sabi po dyan, ang mga taong nag-iisip na ang Biblia lamang ang nag-iisang otoridad ay sa tamang pag-iisip dapat maging Seventh-day Adventist at ipangilin ang Sabado. Sabi po ng pari dito na kung gusto nyong sundin yung 100% Bible ay dapat maging Seventh-day Adventist kayo, sabi ng Catholic mga kaibigan. Now, yung Seventh-day Adventist, mga kaibigan, yan po ay global church din or worldwide church. Ngayon, makikita nyo po ang SDA sa halos lahat na bansa sa mundo. Actually, ang Seventh-day Adventist ay may naitatag na gawain sa 202 ng 228 na mga bansa na nakalista sa United Nations. Yan po, example ng Seventh-day Adventist Church sa Kiev, Ukraine. Marami po tayong magagandang churches doon sa Ukraine, mga kaibigan. Yan din po ay isang picture ng SDA Church sa India. Siguro po, ilan sa inyo nag-iisip, bakit ba yung pangalan ng church na yan ay Seventh-day Adventist? Kasi, yung Seventh-day, ibig sabihin po, ay ipinangingilin yung ikapitong araw, which is ang Sabbath, at Adventist kasi nga, naghihintay sa muling pagpapakita ni Jesus. At sabi naman dito ng iglesia na ito, ng Rome, a note from the editors of Mary Online, sabi nila, ang hamon na ibinigay ng Roma sobra 100 years na ang nakalipas ay nananatili. Ang Iglesia Katolika ay tama o ang Seventh-day Adventist ay tama? Wala nang iba pang pagpipilian. Ito po yung amazing na statement galing po sa Iglesia ng Roma. At galing po sa 40,000 na pagpipilian. Dalawa na lang yung pagpipilian, mga kaibigan. E paano yung mga churches na nagsasabi na ang Biblia ang kanilang basihan pero nangingilin naman sa Linggo? Now, sabi po ng Church of Rome, na sila din naman din po ang nagsisimula, ang nagpasimula na ipangilin ang Linggo, mga kaibigan. Na ipinangilin din naman ng mga Kristiyano na tinatawag na Protestant, mga kaibigan. Kaya sinasabi ng Church of Rome na pareho lang kasi sila yung nagpasimula na mangilin sa Linggo. At saka na-adapt po, mga kaibigan, ng ibang mga Christian churches. So yun po yung dalawang pagpipilian dyan, sabi nila. Seventh-day Adventist Church o Roman Catholic Church.
tinuturuan ang mga tao na ipangilin ang Sabat at dito naman inuutusan ang mga tao na ipangilin ang Linggo, mga kaibigan. Now, ilan nga po yung tunay na iglesia ng Diyos? Isa, mga kaibigan. Ang SDA po ay Global Church. Pero yung SDA ay maliit lang po na iglesia, pero kasi po sila ay nagtuturo ng katotohanan. At hindi kailanman naging sikat ang katotohanan, mga kaibigan. Kasi iilan lang ang mga tao na makakasumpong nito, mga kaibigan. So ilan nga po yung tunay na iglesia? Isa. Ibig sabihin, isa lang pong iglesia ang makakapasa sa lahat ng clues na binigay ng Biblia, mga kaibigan. At wala na pong iba, ang makakapasa po dyan, mga kaibigan, ay wala lang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. So, ibig sabihin ba yung Seventh-day Adventist lang yung maliligtas? Mga kaibigan? Hindi. Ako po ay naniniwala na maraming pong tao ang makapupunta sa langit galing sa ibang iglesia. At kapag sila po ay sincero sa kanilang pananampalataya, ako din po ay naniniwala na hindi din lahat ng Seventh-day Adventists ay makakapunta sa langit. Kasi yung makakapunta sa langit, yun lang po yung may malalim na relasyon sa Panginoon, mga kaibigan. Yung Seventh-day Adventists, hindi po siya perpektong iglesia, pero meron po siyang perpektong doktrina, mga kaibigan. At kasi po ang kaligtasan, hindi po siya sa relihiyon-relihiyon, kundi ay ito po ay sa personal na relasyon mo sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin sa personal na relasyon sa Panginoon, mga kaibigan? Kasi kung wala po tayong relasyon sa Diyos, pwede kang maging SDA, pwede kang mangilin sa Sabbath, pero hindi ka maliligtas kasi wala kang personal na relasyon sa Diyos. Ano may ibig sabihin niya? Dapat mag-aral ka ng Biblia personally, dapat magdasal ka, dapat magbahagi ka po ng mensahe ng Diyos. At akin pong aaminin ngayong gabi na ako po ay isang Seventh-day Adventist Church. Pero pinili ko po yung Seventh-day Adventist, hindi po dahil SDA ang aking mama, hindi po dahil Seventh-day Adventist yung aking papa, kundi pinili ko po yung Seventh-day Adventist kasi sa pag-aaral ko po sa mga doktrina, yung Seventh-day Adventist lang po, yung nag-iisang iglesia na nagtuturo at sumusunod sa kabuuang Biblia, mga kaibigan. At gusto ko po na maging parte ka ng iglesia na sumusunod kay Jesus, sumusunod sa salita ng Diyos, hindi para maligtas, kundi para po ipakita ang pagmamahal kay Jesus, mga kaibigan. Now dito, to continue with our study, sabi ni Jesus, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Na ano ba yun, mga kaibigan, yung 10 kautusan ni Jesus? Now i-review po natin, tingnan po natin kung makakapasa ba talaga yung Seventh-day Adventist sa mga clues na binigay ng Biblia. Number 1, ay tinuturo ang katotohanan. Itinuturo ba natin dito yung katotohanan? Yes, mga kaibigan. Ano nga yung katotohanan? Si Jesus, ang salita at ang kautusan. Number 2, ang tunay na iglesia ng Diyos ay pagkatapos ng 1798. Actually, ang Seventh-day Adventist Church po ay na-organize noong 1863, pagkatapos ng Dark Ages, mga kaibigan. Number 3, kagaya ng orihinal. Ano ba yung kagaya ng orihinal? Dapat ay Adventista. Ibig sabihin, nag-aantay sa muling pagpaparito ni Jesus. Ng pangalan pa lang, mga kaibigan, Adventist na. B, nagbabautismo sa paglubog. Tinuturo ba natin yan dito? Yes, mga kaibigan. Ipinangingilin ang Sabat. Tinuturo ba natin yan dito? Yes, mga kaibigan. Ituturo na ang kamatayan ay parang pagtulog. Gin-lecture ba natin yan dito? Yes, mga kaibigan. Next, number 4. Ayan. Number 4 ay sumusunod sa 10 kautusan. Yan. Bakit po ba natin susundin ang 10 kautusan? Para po ba tayo maligtas? Hindi. Kasi susundin po natin yung 10 kautusan dahil mahal po natin yung nagbigay sa kautusan. Number 5, nagtataglay ng espiritu ng hula or spirit of prophecy. No, pangalan pa lang ng seminar, prophecy na. That's number 5. Number 6, iglesia sa buong mundo. Ibig sabihin, worldwide church, mga kaibigan. Halos po lahat ng bansa sa mundo ay meron pong Seventh-day Adventist Church. At meron po siyang dala ng balita ng tatlong anghel. Atin din po yung gin-lecture dito, mga kaibigan. Number 8, dala ang pabalita sa kalusugan. Nag-health lecture ba tayo dito? Yes, mga kaibigan.
At sabi po dito ng news, USA Today, Adventist Back to Basics Faith is the fastest growing US church, mga kaibigan. Ano ba yung tinuturo dyan? Rest on the Sabbath, heed Old Testament dietary codes or health, and be ready for Jesus to return at any moment. Tinuturo ba natin yan dito? Yes, mga kaibigan. Kaya lang, Revelation 12:17, at nagalit ang dragon sa babae, ang Adventist Church, at umalis upang bumakas sa nalabi. Ibig sabihin na, inaatake po ng Diablo ang tunay na iglesia ng Diyos. At marami po kayo makikita ngayon na libro or internet sites na inaatake po yung Seventh-day Adventist Church. Pero expected na po yan kasi ang Diablo ay bumabaka po siya sa babae, mga kaibigan. At meron pong sinasabi ang Diyos dito sa Revelation 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Sabi ng Diyos na lumabas kayo sa Babylonia o sa pagka-spiritual na pagkalito. At saan po tayo pupunta kapag tayo ay lalabas? Tinuturo po tayo ng Diyos sa Kaniyang bride, which is ang Seventh-day Adventist Church. Yan po ay hindi perpektong iglesia, pero meron po perpektong doktrina, mga kaibigan. Now, ngayon, nais po ng Diyos na maging parte ka po ng Kanyang church, na Kanyang bride, mga kaibigan. At hindi po aksidente na naka-attend po kayo dito sa seminar na ito kasi para po malaman po ninyo ang katotohanan. At gusto din po ng Diyos na tanggapin po natin si Jesus at maging parte din po tayo ng Kanyang iglesia na siya din pong nagtuturo sa katotohanan, mga kaibigan. Kaya, ngayong gabi, sa Revelation 22:17, sabi po dyan, at ang espiritu at ang kasintahang babae, ang church ay nagsasabi, halika. So, iniimbitahan po tayo ng Holy Spirit ngayon na halika, at ang nakikinig ay magsabi halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay, mga kaibigan. Na ngayon, mga kaibigan, iniimbitahan po tayo ni Jesus ng banal na espiritu na maging parte ng Kanyang tunay na church, mga kaibigan. Kaya ngayon, i-extend ko po yung invitation sa inyo, mga kaibigan. Iimbitahan ko din po kayo na gumawa ng desisyon ngayon na maging parte po ng tunay na iglesia ng Diyos, mga kaibigan. Kaya ngayon, meron po kami ipapasa na card na ipapasa po ng ating mga volunteers. Now, dito mga kaibigan, meron pong mga choices. Okay, bigyan po lahat. Lahat po na nang dito, bigyan. At sabi po dyan, pinili ko na ang Biblia lamang ang aking gabay tungo sa katotohanan. Kung yan po yung nais, pakicheck po ang first box. Second, pinili kong lumabas sa Babylonia at sa lahat ng huwad na pagsamba at magtungo sa nag-iisang pananampalataya ni Jesus. Kung yan po yung nais, pakicheck ang second box. Third box, gusto kong maging bahagi ng nalabing iglesia ng Diyos. That is sa third box. Pakicheck po yung third box. Gusto kong sundin si Jesus sa pagpapabautismo or magpapabautismo muli. Kung yun po ang inyong nais at kung yun po yung sinasabi sa inyo ng Holy Spirit ngayon, pakicheck po ang fourth box. At kung may patanungan kayo, pakicheck. At huwag niyo pong kaligtaan yung pangalan, tirahan, at ano po yung relihiyon niyo po, at telepono. Habang po kayo ay sumasagot, kantahin po natin yung kanta na I Will Follow Thee, My Savior. Mag-check ng card, pakibigay po sa ating mga volunteers at ibigay po dito sa harapan. Kantahin po natin yung second stanza. Though
Siya blessed the foaming sea. Thou hast trod the way before me, and I gladly follow thee. I will follow thee, my Savior, though it shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, grace. Yan. Kung nandiyan na po yung card, pakibigay po dito sa harapan. Habang kantahin po natin yung third stanza. Though I meet with tribulations, sorely tempted though I be, I remain. Nandito na po ba lahat ng card? Nandito na po ba lahat? Okay. So tayo pong lahat ay tumayo. Kantahin po natin yung I Will Follow Thee. Kaibigan, meron po tayong gagawin ngayon na special. Ngayong gabi, meron po tayong gagawin na special at inaanyayahan ko po ang lahat na mag-forward po habang kakantin po natin dito yung kanta na ito. Iniimbitahan ko po yung lahat po na nag-check dito na gusto nilang ibigay ang kanilang buhay kay Jesus sa pamagitan ng pagpapabautismo. Iniimbitahan ko po ang lahat, I mean yung nag-check po ng box dito na gusto nilang magpabaptize or magpabautismo muli, iniimbitahan ko po sila na pumunta dito sa harapan. Habang po ang ating volunteers ay pumunta din po dito sa harapan, ay sabayan niyo po sila habang kakatahin po natin yung kanta, mga kaibigan, na I Will Follow Thee, My Savior. Again, yun pong nag-check ng box dito na sila ay magpapabautismo muli, tayo po ay pumunta sa harapan. Kumikit po sa kanyang mga mata. Habang kantahin po natin yung ikalawang stanza, alam ko po na kahit hindi po kayo nag-check ng box, mga kaibigan, na magpapabaptize kayo, pero kung inuudyukan po kayo ng banal na Espiritu ngayon na ibigay po yung inyong buhay sa Kanya, iniimbitahan ko po kayo na pumunta po dito sa harapan habang kakanin po natin yung ikalawang stanza. Thank you.
pong panatilihin na ipikit ang ating mga mata. Mga kaibigan, ang Panginoon po ay lubos po na masaya ngayong gabi na ito, na nakikita niya po niya ngayon na meron po siyang mga anak na tumutugon sa kanyang pagtawag, mga kaibigan. At alam niyo po, hindi po aksidente na napunta po tayo dito sa seminar para po malaman ang katotohanan. Kaya lang, mga kaibigan, ano po yung gagawin natin sa mga katotohanan na ating nalaman? At alam ko po na yung seminar dito ay kayo po yung sadya ng seminar dito para malaman niyo po ang katotohanan ng Biblia, mga kaibigan. Kaya ano po yung gagawin ninyo natin sa katotohanan na ating nalaman? Habang po kinakanta po natin yung ikatlong stanza, kung sino man po sa atin dito gusto pong ibigay yung kanilang buhay kay Jesus at gusto pong humingi kay Jesus na, "Lord, tulungan niyo po ako, Jesus, na akin pong masunod ang katotohanan." Habang kantahin po natin yung next stanza. Pinupuri po namin ang iyong pangalan. Panginoon, kayo po ay mapagmahal na Diyos. Ayaw niyo po, Panginoon, na kami ay manatili po sa makasalanang buhay. Panginoon, maraming salamat po kasi binigay niyo po si Jesus para po kapalit po ng aming kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po sa libreng kaligtasan na inaalok niyo po sa amin. At Panginoon, maraming salamat sa katotohanan na inyo pong binigay sa amin, Panginoon. Dahil alam po namin na gusto niyo po na kami maligtas at ayaw niyo po kami, Panginoon, na maluho sa kahit anumang mga turo. Panginoon, maraming salamat dahil meron pong kapangyarihan ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, kasi yung salita ay siya po yung kumukulkaw sa aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. At ngayong gabi na ito, akin pong pinupuri ang iyong pangalan kasi yung banal na Espiritu po ay siya pong kumilos sa mga puso ng mga tao na pumunta dito po sa harapan. Panginoon, maraming salamat po kasi yung trabaho niyo po, Panginoon, ay para lang po talaga sa kaligtasan namin. At ngayon po, Panginoon, nawa po i-bless niyo po yung mga tao ngayon na ibinigay ang kanilang buhay po para sa inyo. At nawa po, Panginoon, ay maging tapat mo kami sa inyo sa katotohanan hanggang po si Jesus ay pumaparito na po sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Amin pong ibinibigay ang iyong puso ngayon. Ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, good evening po sa ating lahat. Maraming salamat po. Yung ating pong topic bukas, The Secret to Security and Financial Prosperity. That is 10 a.m. mga kaibigan. Mga kaibigan, yun pong nag-decide magpa-baptize. Paki-remain po. Saglit lang po.